Ini jadi situ ya. Ini kan kita Hi guys, Mami Park is here. It's been a long day today kasi pumunta kami ng pag-ibig ni Angie at kinuha na natin ng loyal na pag-ibig ang inyong Mama Angie. So, paano ba kumuha ng pag-ibig number online, no? Bago kayo pumunta kay pag-ibig branches, kung saan man nyo gusto pumunta ng pag-ibig branches. So, sa website nila online, kukuha kayo ng Get MID, no? And then, punta rin kayo sa ano, punta rin kayo sa, pagkat punta nyo ng pag-ibig, alam, nakakuha na kayo ng ID online, ID na ID number, no? After 2 days kasi yung result nun eh. So, pupunta na kayo kay pag-ibig at mag-i-register nyo na. At i-activate nyo using or paying contributions. So, ngayon po, nagtatalo pa kami ni Angie kasi nga sabi ko, masyadong malaki para sa'yo ang 400. Mas malaki pa ang contribution mong mangyayari kaysa sa akin kasi ako 200 lang monthly. Ang bago daw po ngayon, according to Angie, nandun naka-announce dun sa, ano, sa pag-ibig doon sa Malolos is, ngayong February, ang mga voluntary ay 400 na po ang kanilang contribution. So, yung mga inabutan po na 200 lang, yon 200. Parang ganon. Pero yung bago, yun nga. So, sabi ko, edi dalawang buwan yun dahil January and February. Hindi daw. Yung lang February lang daw ang simula. Tapos yung succeeding months na huhulugan ni Angie, eh, yun. Kasi daw, simula daw ngayon yung 400. Ngayong February 2024. So, ganon ang nangyari. And, pinakuha ko na rin siya ng loyalty card niya. May loyalty card na rin ang inyong Angie. Habang ino-open ko to guys, kinakwentuhan ko kayo. Another thing pa dyan is, huwag kayong magpapasa ng ano, huwag kayong magpapasa ng ID na paso ang, or expired. Kasi pakukuhanin talaga kayo. Kasi dalawang ID kailangan. No? So, yon. And kumuha pa kami ng police clearance malapit sa Malolos. Punta kami ng City Hall ba yon? City Hall ng Malolos. Pumunta pa kami doon at sa likod na sa police station doon malapit. No? So, yon. Nakakuha kami and bumalik kami para lang matapos. The sad part is, hindi namin inabutan si Ace. So, hindi kami lunis na rin kami aanuhan ng ice cream. And, wala na kaming ice cream sa totoo lang. But it's okay, eh, ganun talaga, no? Sometimes we need to sacrifice things kasi ngayon lang yung araw namin ni Angie dahil nga si Kauri ko ay walang pasok. Eh, Friday bukas, eh, holiday naman. So, sino ang paano kami makakalis dahil sino ang magtitinda? Eh, si Kauri, 2 days na walang pasok dahil, ewan ko kung bakit, basta 2 days na walang pasok, gano'n. So, all in all, good sa all right ang ating ano. Mag-shoutout tayo, and before tayo mag-shoutout, yung last na isa shoutout ko ay anuhin ko lang, no? Ididiin ko yung kanyang comment kasi mukhang si ate ay hindi naman talaga matagal ng subscriber ko kasi parang hindi niya naiintindihan lahat ng mga sinasabi ng mami. So, shoutout muna tayo kay user-dg7de2gxo iba to. Parang si ano to eh, hindi ko alam, nakalimutan ko yung ano. Kasi guys, dito sa aking laptop, parang code yung lumalabas, hindi yung pangalan nyo. Sabi niya, hello Mami Park, tanong lang po, same lang po ba ang compute ng expenses and daily sales sa Sari-Sari store at sa Rice and Feeds na store? Saan po ba, sana po mapansin nyo po, salamat. Baguhan lang po kasi ako sa negosyo. Same lang, kasi kung iyon ang negosyo mo. Pero pagkausaping BIR, hindi ko pa yan masasagot, no ma'am? So, yun yung pinaka-safest thing ko na ano. Kasi kung negosyo mo yan, edi, ganun lang po yun. Same lang din po ng computation. Kung sa personal na pagtatala. Pero pag usaping BIR, ay magkaiba po. Kasi magkaiba po ang items at service na binibigay nyo, no? So, yun lang po yung kaya kong sagutin. And, yun. Thank you po, no? Jewel Kagurungan 71884, ni pwede ba makahingi ng advice sa inyo? New lang po kasi ako sa reg sa BIR. Paano po yon buy and sell ako? So lahat po ng mga BIR questions nyo, pag po ako nag-vlog ng about BIR, doon lang po ako sasagot. Kasi nga po, hindi ko po hinahalo ang questions ng about BIR ng aking Sari-Sari store, Tapi.
No, Ma'am Jewel, kumahihintay po. Kasi po sa totoo lang po, hindi na, pagka ako po yung nakapag-vlog na ng about BIR, hindi ko na basta inuulit. Matagal na ulit kung may topic lang na importante. Gawa po kasi ng, ang BIR po ay hindi ko po siya daily vlog. Hindi po siya ang aking normal na binavlog. Okay, maselan po kasi yan, inaaral ko muna bago kayo sagutin. Unlike po sa mga questions dito kapag kami mga shoutouts ako sa normal vlogs ko, nasasagot ko agad. Pagka po ganyang BIR po talaga, inaaral ko muna. I'll make sure na kahit pa paano, almost 100% accurate, no? Okay. Amalu Aguirre, sabi niya, absolutely agree ako, mami, na mas may advantage ang nakatapos while you are in business. Madiskarte is not enough kung wala kang alam. Puro yaw-yaw lang, lalo na sa batas. Ignorance of the law, excuse no one, which is very correct. Thank you for giving me that, quote, kasi nga, hindi ko maalala nung nakaraan. But yun na nga rin yung ibig ko sabihin. Walang excuse sa batas ang ignorante, ang walang alam, ang idiot, ang moron, no? Ang mga autistic lang, yung mga ganyan tao, baliw, ganyan, crazy, yun lang yung mga excuse dyan. Kasi talagang wala sila talagang tamang pag-iisip. Pero kung nasa tamang pag-iisip ka, wala ka lang pinag-aralan, hindi ka pa rin excuse sa batas. So mahalaga, dahil unang-una, no, kaliliwanag ko lang sa inyo, bago nyo magamit ang diskarte, pinag-aralan nyo muna yung kaalaman nyo muna ang ginagamit nyo in daily basis. Hindi diskarte ang ginagamit in daily basis, no? Kung kayo po nag-a-abroad, kung kayo po ay employed, hindi kayo po pwedeng pumasok sa trabaho ng walang alam, no? Mga simpleng paperworks, hindi po pwedeng wala kayong alam. Sabi ko nga sa inyo, dito sa at nasa Pilipinas kayo. And napakataas ng standard nila when it comes to hiring empleyado na ang gusto din ay mataas ang pinag-aralan. Minsan nakakainis ano yung mga mag-hiring. A new graduates is also welcome. Pero pagdating doon, hahanapan ng experience. Fresh graduate is welcome. O kaya naman high school graduate is okay lang. Ang kaso, no? Kailangan may experience ka kung hindi masyadong maano ang tinapos mo. Kung hindi masyadong mataas ang tinapos mo. I also have one scenario. Na kung naalala nyo guys yung Ate Ana noon, 'di ba nagbakasyon. Tapos 'di ba mayroon sa kanyang na reliever, no, na empleyado na tindera. Alam niyo yung asawa po niya, pinatakbo ko ng Pure Gold 'yon kasi magaling mag-drive. Para makapag-apply. Ang kaso, hinahanapan pala siya ng diploma ni Pure Gold. Hindi po siya natanggap kahit marunong siya at may alam siya sa mga makina gumawa ng mga simple lang na sasakyan dahil delivery, driver ng delivery ng mga items. Yun lang ang naging sablay niya. Wala siyang maiproduce na diploma. Kaya hindi siya nakapasok na kahit sana overqualified pa nga siya doon sa pagiging driver kasi magaling na driver. Nakakagawa pa ng mga truck na sira kasi iyon ang kanyang experiences. So, hindi lang sapat na dahil driver ka, lisensya kailangan. Kailangan yung educational attainment, kailangan may maipakita kang diploma. So, dun siya bumagsak. The rest, pasado na siya, dun lang siya bumagsak. Wala siyang diploma. Kahit high school graduate lang, tatanggapin. Ang kaso, walang undergrad ng high school. So, anong sasabihin ko sa inyo? Importante ang diploma. Ngayon, yung iba, para makapasok, dahil may alam naman, marunong naman, naka-undergrad lang talaga, hindi lang talaga nakagraduate at walang diploma. Ano diskarte? Ano diskarteng pulpol? Magpapagawa sa rekto. Yun ang diskarte. Di ba? Kaso, tama ba yon? Paano kung ikaw ay mabuko? Ibig sabihin, dapat mag-iingat ka lang. Ang ibig sabihin nun, yun yung diskarteng pulpol kung tawagin, 'di ba? So, wag nating masyadong i-fantasize dito yung salitang diskarte kasi each of every person meron pong diskarte, lalo na po yung mga normal lang katawan, normal lang pag-iisip, no? Kahit hindi po nakapag-aral, may mga diskarte yan na ginagawa. Kasi kahit yung ating mga kauna-unahang tao sa panahon ng bago pa lang ang mundo, may mga diskarte na yan, no? Sintido kumon, gumagana. So, pero
hindi po natin po pwedeng baliwalain ang pag-aaral. Hanggat kaya nyo mag-aral, mag-aral kayo. Okay? So, please lang, no? Huwag nating masyadong anuhin to. Lawakan nyo ang pag-iisip nyo. Knowledge is power. Education is very important. And education is power. If I were given a chance to have a short courses man yan or a seminar, no, na magagawa ko, talagang gagawin ko. Alam niyo po kung bakit. Lalo na kung makatutulong sa negosyo ko. Alam niyo po kung bakit. Ibang may alam. Tingnan nyo, ang laki ng natitipid ko kasi marunong nagagawa ko yung mga bagay na ano. Nagagawa ko yung mga bagay na dapat kong magawa. Another example pa po, no, mahaba video natin. Another example, ano po guys, nung ako po ay naging solo parent, edi syempre nag-break it doon kami ni ex-husband. Alam niyo po ba kung ano ang inilaban ko sa Manila para makakuha ako ng trabaho na formal job? Ako ay tapos ng pag-aaral. Kahit ang edad ko ay nasa 30 plus na, hindi ako masyadong napag-iwanan or hindi ako masyadong na-discriminate when it comes to my age. And dahil ako ay merong pinag-aralan, nakatapos ako, may diploma ako. No? So, tools mo yan na magagamit, no? Kahit saan ka magpunta. So, ang diskarte po, hindi po lahat ng tao marunong dumiskarte. Hindi lahat ng tao pare-parehas ng galing ng diskarte. Meron pong dumidiskarte, pulpul na diskarte. No, baluktot ang diskarte. Kung mapapasin, mali diskarte mo, pari. Mali tinirada mong diskarte, di ba? May mga ganun. Dumiskarte ka nga, mali naman. So, depende pa rin po yun. Kaya nga po, lahat ng tao may diskarte. Ngayon, ang tanong, tama ba o mali ang kanyang diskarte? So, ano mas maganda? Kung may pinag-aralan ka, kung nakatapos ka, kahit pa paano, ito ang una mong matutulong. Dati po, kaya po yung ex-husband ko noon, nahihiya siya noon kasi ang gusto ko lang pala magtinda, pero pinagmamalaki niya ako, natapos ako ng pag-aaral. But hindi niya alam, I'm acquiring experiences. No, wala sa ano yon. I'm acquiring experiences kung ano ang behavior ng mga customers, na experience ko kung ano ba talaga ang paano ang maging tindera, no? So, yon yung mga taong kapag ka, hindi ko naman sinasabing ano ha, pero syempre claim na natin kung yayaman. Yon yung mga taong naranasan nila from the scratch, from talagang customer kung paano magbenta, no? So talagang mas maganda ang kanilang magiging kung paano nila palalaguin ang negosyo. Kasi talagang face-to-face sa customer na i-experience nila. Okay? So, kaya nilang ma-address. Yung ganun ang experience, mas na-address nila yung bawat sulok ng problema pagdating sa sales. Okay? Naintindihan po ba? Nag-gets po ba? So, kaya, I believe in power of education and also yung power na natapos mo ang pag-aaral mo. Mas tinatanggap yung may diploma kasi syempre yon ang patunay. Yon ang iyong susi na nakapag-aral ka, no? Alam mo, naalala ko there is a one person who told me, he said, alam mo, pag nakatapos ka ng pag-aaral, pantay na kayo. Kahit mayaman, mahirap yan. Pares kayo nakapag-aral. He has no right or no one has the right na ano-anuhin ka dahil may alam ka, nag-aral ka, nakatapag-tapos ka. Kasi, hindi man, alam niyo kung saan lang tayo magiging halos pantay-pantay sa totoo lang, hindi sa yaman, kung hindi tayo magkakapantay-pantay sa yaman, kung hindi tayo magkakapantay-pantay sa ganda ng klase ng pamilya, pero pagdating sa education, magkakapantay-pantay tayo. Tapos ka, tapos ako. May pinag-aralan ka, may pinag-aralan ako. Ngayon, ang tanong, kung paano mo na lang gagamitin at kung paano mo na lang isasabuhay. Okay? Didiskartehan mo na yan. Okay? Ayan. Ellen Pilar, talagang Mami Park, mas mainam na madiskarte talaga sa buhay. Love you, Mami Park. Always watching. God bless you po. Opo, madiskarte kasama talaga yan. Pero syempre, hanggat maaari, tapusin ang pag-aaral. Okay? Pa-shoutout, Mami Park. Matagal nyo na po akong subscriber. Ngayon lang po ako nag-comment. Cheryl... Cheryl Aideros 2304. Shout out po. Winnie 07 watching Mommy Pan. Jonathan Devad 5243. Ang galing niyo po talaga magpaliwanag, Mommy Pan.
More blessings to come, more sales to come. Kaya sa iyo ako, more learnings po, please. Ayun. Romel 1594, galing madam. May bago na naman akong natutunan. Deliana Santos, totoo po na kailangan sa buhay ang diskarte. I love you, Mommy Park. Ingat po palagi. Agree, Mommy Park, daig talaga ng madiskarte ang nakatapos sa pag-aaral. God bless you po. Ayun. Alam niyo po, yung mga pananaw niyo, hindi ko yan aanuhan. Hindi ko yan sasaklawan. Hindi ko yan, hindi ko kayo aawayin. However, in my part, in my points of view, pagbalibalik ta rin man natin, para sa akin, ang makatapos ka ay mas ahead ka. Mas may stepping stone ka. Kasi yung diskarte talaga, ginagamit lang yan talaga kapag may mag-occur na problema. Whether tapos ka o hindi, gagamitin mo ang salita at ang gawa na diskarte. Okay? So, sana po ay naiintindihan na no. Kasi yung sa English po, ang diskarte, strategy. Yun. Iba din yung technique, ha? Yun po yun. Kaya po, sinasabi ko pong mainam pa rin na nakapagtapos ka. Kasi nga, or kaya nakapag-aaral ka. Kasi nga, hindi lahat ng tao ay pare-parehas dumiskarte. At marunong dumiskarte. Didiskarte na nga lang. Minsan na nga lang didiskarte. Pul-pul pa minsan. Ganon. Okay? So, ano lang tayo, no? So, ito naman, meron akong isa-shoutout ng bonggang-bongga. Okay, guys. At itong last na aking sasabihin, aking shoutout, at talagang nasyashock ako dito, no? So, may nag-comment po, si Chris Fuentes 9772. Yan, ako po dyan. Papapap ko kung kaya ko pa pang i-edit. Doon sa aking vlog na last year na meron na pong 100,000 mahigit, nasa 160 plus mahigit na po na views yan. Na doon sa tatlong pinaka-epektibong paraan para mabilis, mapalago at mapalaki ang negosyo. Doon po siya nag-comment. Ang sabi niya, doon po kasi binanggit ko, di ba, na huwag kang mag-iipon. Doon po sa last part ng video, huwag mong iipunin sa jar, huwag mong iipitin, ipamili mo, ipaikot mo, iparolling mo. The reason of that is because ang goal natin ay mapabilis, mapalaki at mapalago ang negosyo. So, bakit mo iipunin? Iparolling mo, paano lalaki? Di ba? So, common sense yun. So, another thing is, meron po akong mga vlog kasi na mga, oh, anyways, basahin muna natin. No? So, pinaliwanag ko lang. Okay? So, sabi ni Chris Fuentes 9772, ipon ka kahit 1/4 na kinita. Dahil kung di ka magtabi, anong pambayad mo sa emergency? Pambayad mo sa kuryente? Pambayad sa upa? Ha, ha, ha. Ibayad mo sa kuryente yung diaper? So, speaking of diaper, parami po ng parami ang stock natin ng diaper. Kasi sako-sako na po talaga tayo pumuha sa all sizes. Almost all sizes. Pero parang yun po sa mga by 4, half box, mga half case. Kasi po, mas gusto namin, mas maganda ang kita kapag yung by 48, yun ang tinitingi mo. Mas maganda ang kita kaysa dun sa nakabalot na by 4. Same price lang din naman ang offer namin kung magkano ang by 4 namin. Pero sa retail, mas mahal pagka retail. Pag ang nagsisimula po ang wholesale namin, by 4, and then by 12, by 24, by 48. Paliit ang presyo noon per piece. Tapos, mas gusto namin, yung konti lang ako kumuha ng by 4. Kasi kapag naubos ang by 4, matik yung by 48 namin. Kasi sako-sako nga kami kumuha niya. Anyways, okay. Ang sabi niya, mag-ipon daw kahit 1/4 para daw may pambayad daw. Pambayad mo sa emergency, pambayad mo sa kuryente, pambayad sa upa, ha-ha-ha. Ibabayad mo ba yung kadaya pera? Ito po ang ano dyan. Hindi niya po siguro napapanood yung mga vlogs ng Mommy Park, na which is yung aking mga vlog na tungkol sa buffer funds and buffer stocks. Sino po ba dito, taas ang paa, yung mga nakapanood niyang aking buffer funds and buffer stocks. Ano po ba ang tinutukoy sa buffer funds and buffer stocks? Ano po ba ang pinaliliwanag doon? Kagandahan no, na kapag ka may buffer ka, kapag tumaas ang demand, matik may ipamamasa ka. Yon ay ginagawa ng sa ganun ay just in case na tumaas ang demand. Pagdating naman po sa buffer funds, na just in case na may hindi inaasahang may adds-on ka, ay meron kang maipamamasak na pera para sa pamimili. Hindi ko po kasi, actually, yung buffer funds nga po, bukod pa yun sa emergency funds eh. Iba pa po yung emergency funds, di ba? Yung pong emergency funds, parang usually, yun yung ginagamit naming panukli. Yung, kasi dito po, ang panukli po namin, kailangan araw-araw, meron kang halagang almost 6,000 na panukli panimula sa book sa araw-araw. Kasi kailangan mo ng at least 2,000 na 100, 1,000 na 50s, 1,000 na 20s, at mga barya, no? So, yan ay matik, yan ay nakahanda dyan yan bago magsimula ang operation sa umaga.
So, kung meron kang emergency, kung meron nga emergency mangyayari, may babatakin ka. Para siyang petty cash. Ganun ang dating. No? But still, iba pa rin yung salitang emergency funds. Magpapalaki ka, normal yon, mag-iisip ka for emergency funds. Pero kaya nga po ako may mga topics ng buffer funds and buffer stocks. Di mga? And also yung mga, dahil yan ay para sa mga emergency cases. So sa, for your information lang po, Chris Fuentes. Siguro po hindi nyo ako nasusubaybayan talaga, hindi nyo talaga alam lahat ng vlog ko. Kasi po dito po, ay napakarami ko pong mga subscribers na simulat sa poll lang ako ay nag-vlog na nasundan nila ang journey ko. Napakarami ko nang naging topic. Okay, kung sasabihin mo po na pambayad sa kuryente, pambayad sa upa, hindi po yan mga emergency. Hindi po yan mga, dahil yan po ay you expecting that monthly bill. Yan po ay accumulated sa accounting kung tawagin. Pag sinabi pong accumulated, pwede lang mabawasan, bumaba, pwedeng tumaas. No? Yun lang ang pagbabago mangyayari dyan. Pero hinding-hindi iyan mawawala. Kasi yan po ay expected mo ng monthly bills at essential expenses of the business. So, hindi po iyan emergency. Ine-expect mo na po iyan. Okay? Para po sa kaalaman. Sumunod, ano po ba ang mga tinuro ko sa inyo kung paano nyo po kukwentahin ang inyong personal na tala? Kung gusto nyo lang malaman kung kumita ba kayo kahit papaano at maganda ba ang naging takbo ng inyong hanap buhay, paano ba ang inyong monthly kwentahan? So ano po ang sa akin pong style? I-add po lahat. Kaya po monthly ang ginagawa ko dahil po monthly ang mga bills natin. Tulad nga po ng sinasabi nyo na upa at renta. So we're expecting that. At hindi lang yan ang gastos ng negosyo. Marami pa. Kung ikaw ay namamasahe ang iyong allowance when it comes to your transportation. Kung may sasakyan, ang maintenance and gas niyan. Kung may internet pa ang tindahan at pinakikinabangan ng tindahan dahil nag-GCash ka or naglo-load ka using GCash or kung anuman pa, pwede mong ipa-shoulder kay store. Kung may tindera ka, kung libre ba ang pagkain niya o ang kanyang sahod pati, ay kasama din sa gastos. At kung ikaw, sinasahuran mo din ang sarili mo, kasama din sa operational expenses yun. So, hindi lang po nag-e-end sa salitang kuryente at upa ang gastos ng tindahan. Excuse me po. Kung magkakaroon pa ng sakaling emergency na may nabasag sa iyong shelves, may nasira, kailangan mong magpatawag ng tao para gumawa ng electrical mo dahil may nasira. So, emergency yon. So, meron tayong tinatawag na mga petty cash, buffer funds, yan po ang mga paghuhugutan natin. Okay po ba? Naintindihan mo ba? Balik po tayo doon sa ating mga expenses. Sa ating pagkukwenta ng ating simpleng pagtatala sa natin monthly. Hindi po ba anong turo ng Mommy Part? I-add lahat ang sales ng buong buwan, i-add lahat ang purchases or yung mga pinamili mo tulad ng sinasabi ng itong Chris Fuentes na to na dieter na ating binebenta, good as cash pag nabenta, purchases. Yung iba naman po, kapag ka naman po sa accounting talaga, hindi lang po purchases ang another term, cost of goods. Diba? Accounting name yan. Cost of goods, purchases mo, i-add din po yung mga napamili mo buong buwan. At, syempre, ang final na i-add mo ay ang iyong mga business expenses na essential. Business expenses nga, so it's essential. Yung dapat si store lang ang nakikinabang. Tulad ng nabanggit ko kanina, kuryente, tubig, net, upa, sahod ng tindera, pagkain, kung kailangan, kung may i-charge, ano man pa, operational expenses and overheads whatsoever pa. Yun ang last. And, paano ngayon kikwentahin? Ima-minus mo ang purchases sa total sales. Pagkatapos, ima-minus mo naman ang business expenses. Ang lalabas, net income. Ano po ba ang ibig sabihin ng net income? Ang net income ay na-derive right after the expenses. Hindi po ba? So, yung net income, yun po ang ina-encourage ko na galawin nyo pang personal nyo. Na galawin nyo kung anong gusto nyo nang gawin. Wala akong pakialam. Kung gusto nyo ibalik ulit sa tindahan, ibalik was para po lalong mabilis lumago. Dahil yun po ang topic natin nung moment na yun kung saan po kayo Christy Fuentes nag-comment. Ako po kasi, ganun po ang ginawa ko. Binabalikwas ko po ulit. Eventually, nung medyo okay-okay na,
nagsisimula na po tayong magkaroon ng mga buffer funds and buffer stocks. Binlog ko po yan. Okay? So, yung mga expenses po na mga essential for the store, I'm expecting that because it is accumulated. Hindi mawawala. Magbabago, bababa, maaari, tataas, maaari, pero hindi mawawala dahil accumulated niya po siya. Tuloy-tuloy hanggat nagne-negosyo. Naintindihan po ba? Okay. Next would be, nung naman pong okay-okay na ang store, syempre tumataas ang demand. Eh, wala naman po kasi akong extra para sa capital, di ba? Nagpaikot po talaga ako. Inayos ko po talaga. Ano po bang i-expect nyo na emergency? Ano po ba sa inyo ang emergency? May nasira, may emergency ka. Kaya ka nga may petty cash eh. Kaya ka nga merong buffer funds. Kasi para may pagbubunutan ka. No? Pero hindi yon ipon. Hindi yon salitang ipo. Hindi yon yung ipon. Nakalaan yon dahil meron iyong importanteng role. Nakalaan yung pera na yon dahil may importanteng role yon sa negosyo mo. Pero hindi yon iniipon para lang just keep it. No? Naintindihan po ba? So, yun po ang aking purpose doon sa vlog ko na yon, na huwag kang mag-ipon in a sense na china-challenge mo pa na ipitin ang pera mo, eh nagpapalaki ka nga ng tindahan eh. Tapos bubunutin, ibibili din ng mga paninda. What's the sense? Diba? Imbis na napaaga yung paglaki ng tindahan at mabilis na napalaki ang tindahan at imbis na na-provide mo na, no, ang mga kailangan ng nasasakupan mo, ay naipit pa. Kasi hindi ka makabili ng maraming stocks, hindi ka makabili ng ganito-ganyan. Kasi nandun sa garapon, nakaipon. O, paano kung bago ka pa lang sa pagtitindahan? Diba? Ano po ba ang vlog natin? Dun sa mga magsisimula, papasok sa pag-ninegosyo, huwag mong gawin muna dahil nagpapalaki ka pa. Pag okay na si store, well, that's when the time. Ngayon, kung gusto mo talagang kumabig, net income ang galawin mo. At tinuro ko na kanina, a while ago, kung paano, di ba? Kung paano ka makakakuha ng net income. Right after the expenses. No? Kaya lang ako, ang ginawa ko nga, dahil gusto ko nga mapalaki agad, mabilis, yung sobra sa akin sa net income, binabato ko agad, binabalikwas ko agad sa aking tindahan ng mabilis ang paglago at paglaki. Kung hindi naman po, kung hindi po ako nag-vlog dyan, ng journey dyan, nakikita nyo, wala kayong makikitang pruweba. May pruweba naman eh. No? At hindi ko naman po yan maikakaila. Kasi nga po, ngayon, bread and butter na namin siya. Wala pong trabaho si daddy. Dito na po kami lahat kumukuha sa tindahan. Di ba, Angie? Si Angie po, 15 mil ang sahod. San po namin kukunin yun? Dito. Diba? Kumakain kami araw-araw. Naliligo, nagsashampoo. Lahat po ng kinukuha namin sa tindahan na personal, binabayaran po namin yan. Mula sa kinita din namin dito sa tindahan. Ang dahilan po, para po hindi namin masagad si tindahan. Nang sa ganun ay merong salitang control. No? Na hindi kuha lang ng kuha. Hindi mo alam, sumosobra na pala ang kuha mo sa kinikita mo. Okay? Nagets ko ba? At syempre, gusto ko rin pong batiin etong si pinakalas na nagpapasalamat tayo, si MJOFW2899. Ako may natututunan step by step talaga ang paliwanag. Tagal ko nang nakasubaybay sa inyo. Yung una nyo pang tindahan, yung naiyak kayo, ngayon tingnan nyo naman. Kailangan talaga tinatrabaho. At salamat po dahil nakukuha ko ng idea sa inyo kahit mahaba ang video nyo. Ginagawa ko lang, nakikinig ako, nasa bulsa lang ang phone ko at alam ko namang OFW, at alam nyo naman, OFW. Kasi bala ko talagang mag-umpisa pag-uwi ko. At doon, ako nakikinig sa mas may alam at maraming pinagdadaanan na naibabahagi. Kasi doon mo malalaman talaga kung sakali ang kalalabasan. Salamat sa pagbahagi talaga at ang paliwanag nyo ay well said. From MJOFW2899. Thank you very much po at na-appreciate niyo po ako. Maraming salamat sa inyo mga kasari sa muli nating pagkikita. Hindi po ako nakapag-live nga ngayon dahil nga pagod din ako dahil Thursday syempre at galing nga din kami sa pag-ibig, no? Halos maghapon kami doon. At ngayon ang dumating ay yung Nestle at yung iba pa na natirang ligpitin namin na galing sa diniliver ni AKC Store kahapon nila Kuya Joseph, ay tatapusin na namin. So, see you on next video. Bye! Fighting! Ha!